Hello guys! Kamusta kayo? Ako nga pala si Karina and welcome back to my YouTube channel. And for this vlog ay gusto kong i-share sa inyo ang aking honest feedback tungkol sa naging experience ko sa pag-inom ng Kagayaku Whitening with Slimming Effect. So guys, itong Kagayaku ay inumpisahan kong last week, July 29. At ngayon, ang ika-7th day ng aking pag-inom ng capsule na ito, at alam ko na it is too early to conclude kung ano yung naging epekto niya sa akin at magiging epekto pa. Pero, as early as now din, ay gusto kong ibahagi na sa inyo yung aking honest na feedback at naging experience sa pag-inom ko nga ng capsule na ito. Kaya't hindi na natin patatagalin, guys. Umpisahan agad natin ang usapan tungkol sa Kagayaku capsule. So guys, ako ay umiinom ng Kagayaku capsule 3 times a day. Isa sa umaga, pangalawa before lunch, at pangatlo before dinner. So, ayon sa kanyang label, dun sa kanyang box, ay yun ang maximum na allowed na pwede nating inumin na Kagayaku per day. At ayun nga, minaximize ko kasi gusto ko din naman agad na makita kung ano yung magiging epekto niya sa akin. Kaya tatlong beses akong umiinom ng Kagayaku. Ang una kong napansin, noong mga unang araw na umiinom ako ng capsule na to, ay lagi akong nauuhaw. So guys, ayun, lagi akong nauuhaw. At ayun, advantage naman siya kasi mas napaparami yung pag-inom ko ng tubig. At nung nagbabasa nga ako ay napag-alaman ko na kapag pala tayo ay umiinom ng glutathione ay normal na epekto na lagi tayong nauuhaw. Kailangan natin ng hydration, mas mataas na hydration ng ating katawan. At dahil nga sa lagi akong umiinom ng tubig, ang pangalawa sa napansin ko ay hindi ako nakakaramdam ng gutom. Malamang dahil nga sa inom din ng inom ng tubig ay nakakabusog din naman yun, di ba? So, ang usual na timing ng aking lunch ay 12 to 12:30. So, nung mga unang araw na pag-inom ko ng Kagayaku capsule, nagulat na lang ako na 2 o'clock na pala. Ayun, hindi pa ako nagugutom. Pero, syempre, kumain pa rin ako kahit na hindi ako nagugutom. So, ayun guys, yung pangalawang napansin kong epekto ay pakiramdam ko ay busog pa ako, hindi ako nagugutom. At ano pa ba yung napansin ko? Yung pangatlo is maaga akong nakakatulog paggabi. Kasi ang usual na pagtulog ko ay around 12, automatic yun. Pero nitong mga nakaraang araw nga na umiinom na ako nitong Kagayaku ay mga 10 o'clock pa lang to 10:30, nakakatulog na agad ako. At ayun nga, advantage din kasi mas kompleto yung tulog ko sa gabi. Nakakapahinga ako ng maayos at masarap din yung tulog ko. Sa umaga, hindi, ano ba, feeling full energy ako kasi nga mahaba yung naging pagtulog ko. So guys, ang isa pa sa napansin ko at maa-attest ko based sa aking personal experience ay hindi ako naka-experience ng pangangasim ng sikmura habang iniinom ko tong Kagayaku capsule. Kahit na tuwing umaga ay yun lang ang tinetake ko at hindi naman ako sanay na nagbe-breakfast. Hindi naman sumasakit yung sikmura ko dahil uminom ako ng hindi ako kumain after kung uminom ng gamot. Walang ganong epekto. So, sa akin okay yun. At ano pa ba guys? Napansin ko din, napansin ko din na feeling ko ay mas nag-glow yung aking skin. Kasi, ang tingin ko dito sa Kagayaku capsule ay para siyang additional vitamins ng ating skin na from within ay napapaganda nito ang structure ng cells ng ating skin. Kasi syempre, 'di ba? Marami tayong ginagamit na sabon or cream na pampaputi, pero
mas okay din na may tinetake tayo para mula dun sa loob ng ating katawan ay malagyan ng vitamins at ma-improve yung pag-glow ng ating skin. At ewan ko lang, basta ako, tingin ko, eto honest feedback ko talaga to, na feeling ko is mas nag-glow yung aking ano, skin. So ayan guys ha, ito ay hindi paid na review. Bumili ako ng ano ko, ng Kagayaco capsule ko at gusto kong i-share sa inyo kung ano talaga yung na-experience ko. At ano pa bang masasabi ko? Tungkol naman dun sa slimming effect niya ay hindi ko pa masasabi na ako ay pumayat. Unang-una, hindi naman ako nagda-diet. So hindi ako nagbabawas ng aking pagkain or naglo-low carb diet, walang ganun. So kung ako man ay pumayat dahil dito sa capsule na to, ay ako ay magiging thankful dahil hindi naman talaga yun ang target ko sa pag-take ko ng capsule na ito. Kaya ako umiinom ng Kagayaco ay gusto kong mas pumuti pa. Bukod dun sa mga ginagamit ko na sabon at mga cream na pampaputi, ay gusto ko talaga na mas pumuti pa kasi nga 'di ba? Marami ang pumuputi sa pag-inom ng glutathione. At kung ako ay pumayat, very thankful ako sa gamot na to. At kapag naubos ko to at napagdesisyonan ko na bumili pa ng another bottle, ay i-share ko rin sa inyo kung ako ay papayat o pumayat sa pag-inom ng Kagayaco capsule. So guys, for now ay iyon lang ang masasabi kong first impression ko in 7 days na naramdaman ko yung immediate effect ng Kagayaco capsule sa aking sistema. At so far ay so good dahil wala naman akong nararamdaman na masamang epekto. Yung iba ay natatakot dahil wala daw itong approval ng FDA or kung may approval man ay hindi ko sure. Dahil sa kanyang box ay wala namang nakalagay. Pero kung kayo ay may idea kung ito ay approved ng Food and Drug Authorities ay please comment down below. Pero sa aking personal experience ay wala naman naging masamang epekto sa akin ang pag-inom ko ng Kagayaco capsule. At sa mga nanonood ng aking video na gusto rin mag-try ng capsule na ito ay it's up to you. Pero kung ako ang tatanungin ay ire-recommend ko based sa aking personal experience. Ire-recommend ko na umpisahan nyo na rin ang pag-inom kasi sa akin wala naman itong naging masamang epekto. At ayun lang guys for now and thank you so much sa panonood nyo sa aking video at lagi kayong mag-iingat and God bless.